Broadcasting live. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Narito na ang programang Sumbongan ng Bayan. Ang programang tutupon sa inyong mga suliranin. Ugnayan! Usapin politikal, local government units, kooperatiba, public service at iba pa. Lahat tatalakayin ni Kuyang Aldrin Fermin. Ugnayan! Dito lamang sa 1530 DZME. Good morning! Good morning po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa ating pong mga giliw po na OFWs. At ito na naman po tayo, narito po tayo sa programang Ugnayan sa Abogado ng Bayan, sa ngalan po ni Kuyang Aldrin Fermin at Congressman Ray Umali. Ako po si Eric Bocal na maghahatid po sa inyo ng mga balita sa loob at labas po ng ating bansa. At mamaya po atin pong makakatanggap po tayo ng mga reports mula po sa ating mga radio reporters. At ganun din, maligayang araw ng mga bayani po sa inyong lahat. Sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kanina, nalulungkot daw siya kasi yung lapu-lapu na tinuturing nating bayani ay laging kinakain lang bilang escabeche, bilang piniprito at kung ano pang mga recipe. At dahil po dyan ay posibleng ang Mactan Airport daw ay gawin niyang lapu-lapu airport sa pamamagitan ng isang executive order. Ayan, sabi niya ang silapu-lapu daw na ang unang Pilipino na pumatay ng isang foreigner na nanakop ng ating bansa ay nakalimutan na ng history. Nakalimutan na sa history. At kanina sa isang panayam kanina pinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte. Abangan niyo po mamaya yung kabuuang ulat po dito po sa balita sa tanghali po. Seniority basis daw po yung pag-appoint kay bagong Chief Justice Teresita De Castro. Nako, medyo ano yan. Medyo, sige po sir, medyo ano to. Kasi tinutuligsa nga yung pagkakatalaga niya kay Chief Justice Teresita De Castro. Kaso, sabi nga nila, di ba, syempre, dumaan kasi yan sa proseso, sa JBC, at kaya lang, ang talagang tinutuligsa talaga dito ay, bakit daw pumili pa ng sa sandali lang ilang araw na lang ba, 41 days na lang po manunungkulan bilang Chief Justice. Pero noon nakaraan, naalala ko na sinabi na rin to ni De Castro na sapat na raw yung araw na kanyang kung siya man yung magiging Chief Justice ay sapat na raw yung mga araw na yon para maisulong niya ang mga reforma na kanyang oo, isa yung mga seniority nga daw po sinasabi niya ni Pangulong Rodrigo Duterte doon, kasi marami nagsasabi na marami kasing pinaboran para sa administrasyon si De Castro, kaya yun ang pinili niya. Pero simula daw ngayon, yun daw yung magiging norm niya o yung pamantayan para sa pagpili ng susunod na Chief Justice, yung seniority. Kasi kung maalala natin, si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay hindi naman siya kumbaga yung senior dun sa mga pinili, dahil ito lang ay pinadagdag lang sa listahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino.
Magandang umaga po, Ma'am Kelly. Good morning, Kuya Eric. Happy Heroes Day. Kayo mga media man, ang hero ng mga tao. Nga po, syempre po. Kami po, yung mga, marami po mga, ano, yung mga estudyante, yung mga nanay dyan, wala silang pasok ngayon. Wala silang, pero kami, hindi naman kami pwede mawala ng, ano, ng pasok dahil kami ay maglilingkod sa ating mga kababayan para maghatid ng mga balita po sa inyo. Pwede rin, Ate Jo, oo. At sabi nga nila, sa inyo, kanina tanong ko to kaninang umaga sa ano sa primera biyahe. Kung para sa inyo, sino ba yung bayani po para po sa buhay niyo? Sino yung bayani? Sino yung tinuturing yung bayani o sino yung mga paborito niyong bayani dahil ngayon nga po ay araw ng mga bayani. Magandang umaga po sa inyo, Mama Suzette Lim, at sa lahat po ng mga taga Binangonan. Wait po pala, hindi pa po pala ako. Kasi pwede po paki-share yung ano yung ating Facebook Live dahil hindi po nakakapag-share ngayon yung account ko, medyo na-block na naman ako yata ng Facebook. At muli po, marami pong salamat po sa lahat po ng mga nagbigay po ng ano ng mensahe kanina sa akin ng mga para po dito sa ating ugnayan. At yun nga, abangan natin mamaya yung iba pang mga ulat po ng ating mga reporters, lalong-lalo na ang mga ating mga reporters kasama si Kuya Romy Barredo, ayan, si Kuya Tony Hildo. Ayan, magandang umaga sa inyo. At magandang umaga po, Kuya Charlie Zalazar, magandang umaga sa iyo at syempre po sa lahat po. Sabi ni Vian Dante, hello, hello, good morning everyone. Good morning Sir Eric, share na po tayo. Oo, paka-share naman kasi medyo kaunti pa tayo. At eto, tanggap muna tayo ng pag-uulat sa labas ng ating himpilan. Mga negosyante sa loob ng Clark, isinusulong ang full development ng Clark Airport. Si Romy Barredo magbabalita. Good morning, Sir Eric Bocal. Ang development ng Clark International Airport bilang alternatibong paliparan ay isang practical at economical na solution naman sa problema sa unilang Ninoy Aquino International Airport sa Manila. Ito yung sinabi ng Clark Investor and Locators Association. At ang grupo ay binubuo ng 1,000 mga foreign and local companies o mga kumpanya sa loob ng Clark ay napalabas ng payag na nakarang August 17 naman na shutdown itong Naya runway dahil sa pagsudsud ng Xiamen Airline o aircraft sa runway ng Naya. Ang pag-shutdown ay umabot ng 36 hours na resulta sa mga flight delays at cancellation na iwan ko sana 1,000 pasahero na stranded. Ang Clark Locators Association sa kanilang payag ang insidente ay kailangan makumbinsi ang publiko at mga pribadong sektor. Sa full development ng Clark Airport ay kailangan itong i-fast track. Ang Clark International Airport ay nanatiling best alternative sa Naya o na Ninoy Aquino International Airport. Sa kanilang payag, sinabi ni sila Chairman Irineo Bong Alvaro Jr. na katulad ng Metro Manila, ang Naya ay ito'y congested na at ito'y nag-ooperate na lampas pa sa kanyang kapasidad ilang dekada na ngayon. Ang Clark Airport naman, sa kanyang payag, ay ito yung most practical at economical choice para sa ating future international gateway. Ako, si Romy Barredo ng DCMKC 30. Wala sa kanan, ang impilang may palihindigan. Marami pong salamat, Kuya Romy Barredo. Sabi ni ano, good day, Kuya Eric. Happy Monday and God bless. Opo, magandang ano araw po ng mga bayani sa inyong lahat. Kayo po, sino po ba yung tinuturing yung mga bayani sa inyong buhay? O kung sino man yung paborito yung mga bayani. Ako, naalala ko nung college ako, paborito ko si Jose Rizal. At pinag-aralan ko talaga yung buhay niya. Kaso, no, kaya ko naman pinag-aralan yung buhay niya kasi ano, may contest kami. Kaso yung contest na sinalihan ko yung parang pang The Weakest Link. So ang The Weakest Link kasi pag magaling ka, matatanggal ka. So magaling talaga. Good day, Sir Eric. Sabi ko, like and share na po. Marami pong salamat, Ma'am Suzette Lim. At alam ko busy yung mga kasamahan natin kung nasaan sila. Alam ko kung nasaan sila, andun sila sa kabila. Marami pong salamat sa inyong lahat. Tama nga, sabi nyo,
Good morning, Kuya Eric. Happy Heroes Day kayo, mga media man. Oo, tama, tama dyan. Wala daw silang makakababalitaan kung hindi dahil po sa atin. Ganun po talaga ang ating trabaho dito sa media. Maghatid po sa inyo ng impormasyon, ng balita, at syempre yung mga totoong balita, hindi yung fake news. Oo, bawal yung fake news sa amin dito sa DZME. Mamaya abangan po natin yung iba pang mga nagbabaga nating balita sa balita sa tanghali. At hello po, sabi po ni Sir Verhel Divina. Hello din po sa inyo at sa mga nagtatanong po, wala po si Kuyang Aldrin Fermin, medyo na na-stuck po yata sila doon sa Quezon. Bukas po makakapiling na po natin si Kuyang Aldrin Fermin, at wala rin po yung kasamahan po natin dito abogado ng bayan. Si Attorney Ray Umali at Congressman Ray Umali. At sa lahat po, marami pong salamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa DZME, at syempre po sa lahat po ng programa po ng DZME. Ito, bago lahat, nag-uulan ngayon, kanina umulan sa amin pag alis ko, tumanggap muna tayo ng balita sa ating pag-asa. Kasama po natin si Mr. Ezra Bulkerin. Magandang umaga po, Sir Ezra. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng naitinig. Patuloy kong iiral itong South Coast Monsoon dito sa may northern at central zone, na kung saan magdadala ng light to moderate at times 7 mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Babuyan, Cubabaylan, Zambales at Bataan. Sa nalalabing bagay naman ng central zone at Cagayan Valley ay makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Pero pagdating ng Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng bansa, asahan natin na makakaranas tayo ng fair weather, magandang panahon. Di ba na lang sa mga isolated rain showers yung mga biglaang buhos ng ulan, dulot yan ng localized thunderstorms, lalo na pag hapon o gabi. At sa ngayon, nakataas pa rin ang gale warning sa seaboard ng Northern Luzon, kaya pinapalalahanan natin yung mga kababayan natin, mga isda o yung maliit na sakyang pandagat, na huwag kong unang pumalaot dahil sa magiging maalo nung sa napakaalim na sea condition natin. Sa susunod na tatlong araw, wala naman tayo nakita na namumuong sama ng panahon o LPA na maaaring makapekto sa limang bagay ng ating bansa. At yan po muna ang latest sa weather forecasting section ng Sir Abush Kiri. Marami pong salamat. Wala daw tayong inaasahan, wala daw namumuo. Sana nga po ay magtuloy-tuloy po yung maganda nating panahon sa mga susunod na araw. Sabi ni Ma'am Kelly Lim, ako siya daw, para daw sa kanya, yung mga polis at mga volunteers na nagme-medical mission. Oo, maraming uri ng mga bayani. At syempre, dito nga sa DZME, lagi namin sinasabi na ang priority namin dito yung mga OFWs, dahil pa nga ba, sila yung nagdadala, sila yung nagpapaangat sa bansa, yung pa nga pinapadala ng mga remittances dito, malaki yung ambag nila. So, kaya lagi namin sinasabi na pinapahalagahan lagi namin. Kaya yung mga programa dito sa DZME, alay po namin sa ating mga OFWs. Marami kami programa dito na talagang para sa mga giliw nating mga OFWs. Dahil sinasabi namin lagi, kayo ang buhay na mga bayani. Para yan po yung ating mga OFWs, o yung ating overseas Filipino workers po sa iba't ibang panig po ng mundo. Nagkatrabaho sila, lumayo sila sa kanilang mga pamilya para maibigay nila yung mga pangarap nila sa pamilya, na maibigay nila yung buhay na maganda kahit na nahihirapan sila doon. Yun yung alay nila sa kanilang pamilya. Idol, sabi ni Sir Francis Abraham. Naku po, si Sir Francis Abraham ang siyempre, ang host po ng vlogging ngayon tuwing Sabado po yan, alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Sa Sabado po, abangan nyo po ang bigating daw. Ayaw nilang sabihin sa akin, bigating guest ng vlogging ngayon. Abangan po natin yan sa Sabado. Sir Francis Abraham, marami pong salamat sa panonood. At sabi ni Ma'am, marami pong salamat din pala kay Ma'am Kelly Lim at kay Sir Verhel Divina. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa patuloy po ninyong pag-suporta dito lamang po sa DZME. Opo, wala po si Sir Aldrin Fermin, at bukas po ay makakapiling na po natin siya, si Kuyang Aldrin Fermin, na nasa biyahe po ngayon na hindi sila nakaabot. Dapat
nagmamadali siyang papunta rito kaso syempre hindi sila nakarating agad. Kaya ayun, ako muna uli. Magandang umaga din po kay ano, kay Tatay Lino. Good morning po. Alam ko nakikinig ka na ngayon dahil anong oras na? 10:30 na. Sigurado umaga pa lang, bukas na po yung radyo ninyo. Kasi pag hindi ko kayo binabati, nagagalit si Julie. Magandang umaga po sa inyo. At syempre po sa lahat po ng mga tumututok po dito po sa programa po natin. Sabi ni Ma'am Suzette Lim, ang bayani po sa akin ay yung mga fire volunteers natin. Tinataya nila ang buhay nila. Oo, tama no? Yung mga fire volunteers din. Yung mga nagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga kababayan. Sila yung mga talagang mga buhay na bayani. At wala sila, katulad nila, katulad ng media, ang mga fire volunteers din ay wala silang bakasyon dahil anong mang oras ay pwedeng mangyari nga yung mga sakuna sa magkaroon ng sunog at agad-agad re-responde sila kahit nga wala pa silang ano pag nagasunog, wala, hilamos lang ng konti yan or kahit wala na, basta takbo dun sa kung saan naman nagaganap yung sunog. O, tanggap po, paalamin muna natin yung lagay po ng traffic ko. Ngayon pong holiday, meron kayang ano, may traffic kaya ngayon. Abangan po, alamin po natin mula po sa MMDA Metro Base, Miss Mary Grace Alfaros. Good morning po, Ma'am Mary Grace. Good morning po, Sir Eric, at good morning din po sa ating tapakini. Ito po ang latest update natin ang dalo ng ating mga sasakyan sa mga oras na ito. Simulan po natin sa EDSA Southwell. Mula monumento ang kamakinang mawa, maayos at maluwag po ang dahil ng ating mga sasakyan. At sa kabilang panik man po ng EDSA Northbound, mula ng mawa ang kamakinang monumento, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. At pagpasok naman po ng C-Type ng Southbound mula Old Balara hanggang makarating ng South Luzon Expressway, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. At sa kabilang panik naman po ng C-Type Northbound mula S-Lex hanggang makarating ng Old Balara, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. At pagdating naman po dito sa may Commonwealth ng Westbound ng Regulator Highway hanggang makarating ng Pilcoa, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. At sa kayang panit naman po ng Commonwealth ng Eastbound mula Pilcoa hanggang makarating ng Regulator Highway, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. At pagdating naman po dito sa may Quezon Avenue ng Westbound, mula Etika Road hanggang makarating ng Welcome Rotonda, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. At sa kayang panit naman po na Quezon Avenue ng Eastbound mula Welcome Rotonda hanggang makarating ng Etika Road, maayos at maluwag din po ang dahil ng ating mga sasakyan. Paalala lang po sa ating mga motorista, may rally po gaganap dito sa may Espanya Tower papuntang Mindiola po. Kaya medyo may kabigatan po ang dahil ng ating mga sasakyan po. Kung may katanungan at emergency po, tumawag lang po sa MMDA Metro Base Hotline 136. Ito po si Mary Grace. Opo. Ano po yung alternative route po para po dun sa ano sa mga motorista po natin na baka mas stuck sila dun sa traffic dun sa nagaganap na ano na rally po dito sa Mendiola po? As of now, wala pa naman kasi maayos pa naman po. Gusto naman sila papunta pa lang po ng Mendiola po. Okay, sige po ma'am, marami pong salamat. Okay, thank you po. Miss Mary Grace Alfaro mula po sa ating MMDA Metro Base. Marami pong salamat. Ito sabi ni Ma'am Kelly Lim, kawawa naman ang mga OFW iniwan ng family para mag-work. Sana pag-ingatan naman ang mga family nila ang pinapadala sa kanila. Oo, tama yan, Ma'am Kelly Lim, dahil sinasabi nga natin lagi na hindi dahil padala o bigay o nagpadala yung inyong mga kamag-anak galing sa ibang bansa, laging yung iba kasi mga ano ginagastos talaga nila na parang wala lang dahil pinaghirapan yun ng kanilang kamag-anak o nung kanilang pamilya doon sa ibang bansa, pero kung gastusin na lang nila yung pera na pinapadala ganun-ganun na lang. Sana po ay tingnan po natin yung ating mga kamag-anak doon na hindi po sila, sinasabi nga natin, hindi sila bangko doon, kundi sila ay nagtatrabaho doon na hindi nga natin alam kung ano ba talaga, kung okay ba sila doon. Kasi minsan, hindi sinasabi ng mga kamag-anak natin na okay ba sila doon. Lagi nilang sinasabi, okay kami dito. Hindi nila sinasabi na, may nangyayaring ganito sa amin. Kasi ayaw nila na mag-aalala kayo. At syempre, gusto rin nila na kahit papano ay magtagal doon para makapagtrabaho at may ibigay sa inyo yung mga gusto ninyo or yung mga pangangailangan po ninyo, kaya sila nandun sa ibang bansa. Sabi ni Sir Marvin, hello po, watching from Saudi, Mylene Angus Arbotante. Sabi ni Sir Marvin Kapili, pakibati na din po ang atin
kaugnayan, my special someone, my loving Miss Maria Umeno of Japan. Take care of yourself. Diyan, ayan, si Marvin Capili, ha? Si Aiko yung AD, ha? Ikaw talaga. Si Aiko, si Maria Umeno. Ayan, nakuha ko na. Take care daw. Sa ospital, ingat ka pag uwi mo. God bless you, sabi ni Sir Marvin Capili. At magandang umaga din po kay Kuyang Aldrin Fermin. God bless you. Opo, Kuyang Aldrin, ingat po kayo dyan. Kung nasan ka na ngayon, ha? Pasalubong ko, Kuyang Aldrin. Ha? Magandang umaga po sa inyo at ingat po kayo nina Kuya Edoy. Sir Edoy Arieta, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kung nasaan man kayo, kung nasa Quezon pa ba kayo, magandang umaga po sa inyong lahat. At yun nga, yung pinag-usapan natin, no, sabi ni Ma'am Maria Omeno, sila nga po yung ano, yung mga bayani. Sino pa ba yung mga bayani? Yung mga nagbibigay ng ano, ng libreng mga serbisyo, yung may mga ano, mga medical missions na mga doktor, yung iba, kasi alam naman natin na yung mga doktor, mahal yung ano, yung bayad diyan, kasi 'di ba pag sa pagpa-hospital ka, magkano agad yung bayad mo doon? Sa sibida pa lang magkano na. Pero may mga doktor na nagbibigay ng libreng serbisyo sa kapwa, sa ating mga sa kapwa na talaga naman nakakabilib din. So sila din yung mga tunuturing din nating mga bayani. Sabi ni Sir Marvin, mapagpalang umaga po mga kaugnayan. And Attorney Ray Umali, Kuyang Edoy Arieta, God bless po. Ayan, marami pong salamat sa inyo, Sir Marvin Capili. Oh, muntik na ako mag-ayan. Sir Ray Maclang, ha, magandang umaga sa iyo. Alam ko nakikinig ka ngayon. Hindi po ako nag-ayan. Ha. Wala. Nag-ayan na ba ako? diba? Sabi nila, magandang umaga rin po sa lahat po ng mga tagapag-asa Binangonan Rizal na nanonood po sa atin at lagi pong sumusuporta rin po sa ating pong programa po sa DZME. Ito sabing ito yung kanina kanina pa to pinag-uusapan yung ano, yung pag-appoint nga dito kay Teresita De Castro bilang ano, ilang Chief Justice. Pero yung ibang senador pinagtanggol na din na dahil hindi daw dapat i-criticize ang Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pag-appoint nga as top magistrate dito kay Teresita De Castro, kasi pinagpilian talaga yan at dumaan naman sila, sumalang naman sila sa botohan at wala naman ditong kinalaman ng pangulo dahil tinatanggap lamang niya yung shortlist mula po dito sa JBC. Okay. Ay, marami pong salamat sa inyo. Good morning sa iyo, anak Juan Carlo. Magandang umaga sa iyo at siyempre po sa lahat po ng mga taga-Binangonan Rizal. Taga-Binangonan ako, Facebook page po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagre-ring lang daw si ano, si Kuya Aldrin, cannot be reached. Kuya Aldrin, nasan ka? Hindi, ano lang natin, hingi lang tayo ng update, halimbawa. Oo. Marami pong salamat din po sa lahat po ng ating mga, sa lahat po ng ating mga FWs. Opo, tama po yung sinasabi po ninyo. At sa lahat po ng mga patuloy po na sumusuporta po dito sa DZME. At sa lahat po ng nag-share po, alam ko yung iba nating mga kaibigan ay busy sila sa kabila. Oo. Kasi ang oo, tama kayo diyan. Ito yung sinasabi pala nila, sorry. Ito yung sinasabi pa nila na yung kay De Castro, kaya nila ayaw kay De Castro kasi maari daw impluwensahan ng bagong Chief Justice De Castro yung protesta nitong si dating Senador Bongbong Marcos kay Vice President Lenny Robredo. Naku, sana naman. Siyempre, alam naman natin na ito yung kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Sana naman, hindi naman magpa-apekto yun. So, at sabi nga, 41 days na lang siya. Simula po bukas, formal na pong upo bukas bilang bagong punong maestrado itong si Chief Justice Teresita De Castro. At magandang umaga raw po sa lahat po ng mga taga-Angono Rizal. Oh, hi sa iyo. Binabati ko uli ang aking kaibigan na si Tracy Pascuala, nagdiwang ng kanyang birthday, ang administrator po ng Angono Rizal. Ang administrator ng Angono Rizal, ang kilalang Gigantes Festival. Happy birthday sa iyo kahapon, August
26. O tama no, August 27 ngayon at bukas ay August 28. Yung nga yung formal na mauupo bilang Chief Justice itong si Teresita De Castro. Itong ang bagong Chief Justice ay ano, ay marami talagang mga ano ngayon, maraming bago siya maitalaga ay sinampahan na rin siya ng impeachment complaint dahil nga doon sa pagpabor nga daw doon sa Quaranto petition. So alamin natin yung mga kabuuan pa, yung mga mangyayari pa sa mga susunod na araw, at dahil nga hanggang Oktubre lang magsisilbi itong si Chief Justice De Castro. Sabi ni Kuya Marvin Kapili, ang masasabi ko din, ang mga tunay na bayani ay tayo-tayo. Totoo at tunay na sumusunod sa batas, gumagalang sa batas at gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Sumusunod sa batas, trapiko, respeto sa isa't isa at mahirap man o mayaman, pagmamahalan sa kapwa, pagtutulungan ng walang kapalit, kasama ang ating gobyerno at tapat na paglilingkod sa bayan. Disiplina at bigayan and act of kindness to others para sa ikauunlad ng ating bansa. Ayun o. Very well said, Kuya Marvin. Parang ano ha, parang sumali sa ano ha, ang ganda ng ano ng message mo, parang may sinalihan kang ano dito ha, Kuya Marvin. At tama nga yun, kasi dapat yung pagtulong natin sa kapwa. Matagal ko nang sinasabi to, lalo na dun sa mga ano, sa mga kaparanggay ko. Ang tunay po na pagtulong sa kapwa po ay hindi po yan pinapamukha, kasi dahil ang tunay na pagtulong, hindi po yan naghahangad ng anumang kapalit. Kasi pag tumulong ka, naghahangad ka ng anumang kapalit, eh hindi yun tunay na pagtulong yun. Kasi kumbaga, tumulong ka dahil alam mo na may matatanggap ka rin na kapalit. So dapat tumulong po tayo ng bukal po sa ating puso. Oo, bukal sa ating puso. Dapat yung pagtulong natin talaga, bukal sa ating puso yan. At hello daw po kay Ma'am Elsie Aquino Lumabi. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Elsie Lumabi. Marami pong salamat sa pagtutok po ninyo dito sa ugnayan. At kanina po, Ma'am Elsie, kung sa mga nanonood bago lang po nakatutok, at sa siyempre po sa atin din pong mga ano, yung mga nakikinig po sa radyo, alam natin, lagi lang tayong active sa Facebook, pero mas marami po nakikinig po sa atin po sa mga sa kanilang mga talapiitan. Diyan, number one na dyan ang mama ko, lagi nakikinig sa radyo. At yung mga nakikinig po na mga nagte-text po dun sa ating text line po, lalo-lalo yung mga taga Zamboanga, mga taga Palawan, ang dami nyo po na nagpaparating po sa amin ng mensahe na pagbati po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po namin kayo kinakalimutan, yung mga nakikinig po sa radyo, baka akalain nyo kinakalimutan po namin. At syempre po, nagpapasalamat po kami sa inyo kasi todo suporta po ninyo sa DZME, sa Facebook, at syempre sa ating pong YouTube account, at syempre po dito rin po sa ating pong mas syempre sa ating talapitan, na marami pa rin po kahit papano ang nakikinig. From Hong Kong daw po, sabi ni Ma'am Elsie. Ay magandang ano po, ingat po kayo diyan sa Hong Kong, Ma'am Elsie Aquino Lumabi. At sabi ni Sir Marvin Kapili, God bless everyone, mga kaugnayan. Opo, marami pa anong sabi? Opo, tama po. Ako nga po si may nag-message siya. Ako po si Eric Bocal, mga kaugnayan. At dahil wala po si Kuyang Aldrin Fermin, ako po muna ang pansamantalang sumingkaw po para po sa programa po natin dito po sa Ugnayan. Ito, kanina po pala doon sa mga ano, sa mga bagong tutok lang, sinabi ko kanina, posible daw maglabas ng isang executive order ang Pangulong Rodrigo Duterte na gagawing yung Mactan Airport ay papangalan ng Lapu-Lapu Airport. Kasi nga po, sinasabi nga niya na ano, nakakatawa din yung sinabi niya na ang lungkot daw niya kasi kinakain na lang tong Lapu-Lapu. Imbis na bayani. Pero kasi ang kaya, 'di ba, alam ko kaya ginawa, kaya pinangalan ng Lapu-Lapu para raw maalala. Pero para sa pangulo, ang sakit daw noon kasi yung Lapu-Lapu ay kinakain na lang. Ginagawang escabeche. Piniprito at lahat na lang ng recipe. Oo, kahit na si Lapu-Lapu nga ay siyang unang Pilipino na pumatay ng isang foreigner, taga ibayong dagat na nasumakop sa ating bansa. Sabi ni Sir Marvin Kapili,
mag-invite-invite pa po tayo ng viewers. Opo, Sir Marvin, busy sila eh. Busy sila. Alam ko kung bakit, kung kanina sila busy. With Kuyang Aldrin and Sir Eric. Solid na solid. Wagas na wagas. Viewers, listeners, God bless po sa inyo. And all OFWs, OFW viewers. Oo nga po, Sir Marvin, ano? Kasi yung ating mga OFWs talaga, yung ano, kung tutuusin, kung pag tinitingnan yung ano, yung mga viewership, dito sa ating mga programa, pinakamarami po talaga. Nakakaano lang minsan na alam niyo yun kung 'di ba tayo mga Pinoy, yung mga programa dito dapat sinusuportahan natin yung mga programa dito sa ano sa Pilipinas. Pero alam niyo ba, ang mas marami pang viewers ay yung mga OFWs talaga, sila yung mga nanonood sa DZME. Mas marami pa sila sa mga nandito sa Pilipinas. Minsan, natatalo ng Metro Manila. Natatalo yung Metro Manila sa yung mga nangunguna, yung mga Middle East, yung Hong Kong. Pero yung ano, mismong sa Metro Manila, talo sa viewers, mas marami yung OFWs. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa inyo po lahat. At kayo nga po yung tinuturing naming bayani. At ito po, akala ko po Sir June Dulay ay matutulog ka na. Kagigising mo lang, nagising ka agad. Ilang oras lang po yung tulog nyo, Sir June Dulay. Oh, ito, Sir June Dulay, yung tanong po natin kanina. Sino yung tinuturing nyo pong ano, tinuturing nyong bayani? O sino yung paborito nyong bayani na para po sa inyo ay talagang dapat ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ng pag ano, bigyan natin ng halaga po sa ating buhay. Dito na ako sa nasa trabaho na po pala kayo, Sir Jun Dulay, pero maraming salamat pa rin po na sumilip po muna kayo para dito sa panoorin itong ugnayan po ni Kuyang Aldrin Fermi na ako po yung pansamantalang sumingkaw. Ito sa ang tatay ko saka nanay. Yung tama naman, ano, Sir June Dulay. Siyempre, kung ang, okay, ang tinuturing daw pong bayani ni Sir June Dulay ay tatay niya at saka nanay niya. Tama naman. Kasi kung wala yung ating mga magulang, kung ako din, kung wala yung mama ko, paano tayo magiging tao at paano tayo makikita rito sa, ano, sa mundong ibabaw, diba? Sila ang mga bayani ko. Tama naman. Number one nating mga bayani, yung ating mga magulang, dahil kung nasan tayo ngayon, kung ano yung mga kinalalagyan natin ngayon, mabuti ba yung kinalalagyan natin o hindi maganda. Alam ko naman wala namang magulang na gusto yung mga anak nila ay hindi mapabuti, di ba? Kaya yung sila yung ating mga bayani rin, yung ating mga magulang. Marami pong salamat Sir June Dulay sa inyo pong ano, sa inyo pong pagsagot po sa ating katanungan na kung sino ba yung tinuturing nating bayani sa ating buhay. Sabi ni Sir June Dulay, kung hindi ko mararating itong kinalalagyan ko kung wala sila. Sir June Dulay, baka maiyak ka niyan. Ako din. Maiyak din ako. Oo. Oo. Sabi nilang ganun. At maganda pong umaga. Ang ganda naman ng pumasok, oh. Nakita ko. Hindi ko, tama po kayo Sir ano, Sir June Dulay. Oo. At itong sinabi dapat, oo, tama yan. Tatay daw sa kananay. Oo, tama nga kayo, no? Sila yung mga bayani. Salamat din po, Boss Eric. Opo, ingat po kayo, Sir, ano, Sir Jun, ha? Ingat po kayo sa inyo pong trabaho. At muli po ay maraming salamat po muli sa pagsuporta po sa lahat po ng programa. Hindi ko alam, natutulog ka pa ba? Kasi sa bagay, walang Miss J kanina. Pero mula Miss J, hanggang hapon yata ano, nanonood po kayo ng ano, ng lahat po ng programa dito sa ano, sa DZME. Nakakatuwa po naman. Sabi, nasaan yung maganda? Ako, naghahanap ng maganda si Sir June Dulay. Ah, kanina po ba? Grabe to si Sir June Dulay. Yung ano. Siyempre po hindi po natin kasama dahil nakita lang natin yun kanina nung bumili tayo ng ano, ng pagkain, 'di ba? Sir June Dulay naman. At muli po, ito pala sabi ni sino to? Marami pong salamat po sa lahat po ng mga kasamahan po namin. Sige. Oo, tama, yung mga bayani nga naman, tama kayo, bayani yung mga ano, mga nagbibigay din ng mga donasyon sa mga nasunugan, ganyan, yung sa mga binagyo, tama kayo diyan. At lahat po, lahat naman tayo ay bayani tayo sa may mga
sa buhay natin ay nagiging bayani tayo kahit na ano, kumbaga tumulong tayo ng konti sa ating kapwa ay nagiging bayani tayo. Ayan, marami pong salamat. Kasi kami mga dealer dito, ang trabaho namin every hour daw, sabi ni Sir Jun Dulay. Meron kaming 20 minutes break, kaya pasilip-silip lang ako. Okay. Okay lang po yan, Sir Jun. Dapat po, ano, diretso lang po yung, ano, diretso lang po yung trabaho po natin. So, dapat po, focus lang po tayo sa trabaho. Never mind naman na hindi kayo makapanood dito. Kasi, kapag, ano naman, kapag buo naman po yung time nyo, nakakapanood naman kayo. At talagang nakikikulit kayo sa ating mga programa dito sa DZME. Tama kayo dyan. Kasi po, ano, alam nyo naman, nakikita ko nga yung mga message nyo. Lahat yung programa talaga, no? Kumbaga, solid supporters nga po. Yung kayo po lalo yung mga bayani. Kumbaga, bayani namin kayo sa DZME. Yung pag-suporta nyo dito sa DZME pa lang, bayani na kayo dyan. At kaya po, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat po na sumusuporta po dyan. At hello daw po, sabi may pabati daw po sa lahat po ng guardians po dito sa Darangan, Binangonan, Rizal. At ganun na rin po dun sa buong Binangonan. Oh, marami pong salamat. At hi po pala, binabati ko po pala ang Secretary General ng lahat po ng TODA po sa buong Pilipinas. Ayan po, ang aking Tito Ace Villaluna. Magandang umaga sa iyo at marami pong salamat sa panonood ninyo dito sa amin sa DZME. Ayan, mamaya abangan niyo po yung mga balita po namin dito sa DZME dahil marami po kayong aabangan. Sabi ni Sir Jun Dulay, nakaka-relax kung nakakapanood ako lalo na't nasa big game ako. At least pagbalik ko sa game ko, fresh ako sa kwentahan, sa roulette. Oo, sa ruleta. No? Si Sir Jun Dulay po ay taga Binalonan, Pangasinan. At kasalukuyan po ngayong nasa Las Vegas. Wow, Las Vegas ah. So, bayani din Kuya Eric. Ito naman eh. Ito naman si Ma'am Kelly Lim. May pinagdadaanan din to eh. Oh, ito, sabi niya. Bayani din Kuya Eric yung mga naka-move on na. Ganun ba? O nga no, kasi pag paano bayani? Naging malaya na kasi. Si Ma'am Kelly Lim, siningitan ng hugot yung pagiging bayani. So, sabi ni Ma'am Kelly Lim, bayani raw po yung mga naka-move on na sa relationship. Ganyan talaga tayo eh, no. Sige na nga ilusot na natin na bayani nga po yung mga naka-move on na daw sa relationship. Grabe ka Ma'am Kelly Lim, marami pong salamat ah. Kasi ano, natawa naman ako. Ako yung hindi humuhugot ngayong araw, sabay hugot ka naman ngayon. Ma'am Kelly, oo no? Tama ano? So mukhang may tumusok, may sumaksak, o ano ba, may pinatay. Pinatay talaga. Sabi naman ni Sir Jun Dulay, Ma'am Kelly, mukhang may nakatusok dyan sa puso mo. Oo no? Kasi sinasabi niya, bayani daw yung... bayani. Kailangan mahugot siya, nakatusok na yan. Oo, para maging malaya na dapat yung mga nakatusok sa inyong puso, sa inyong dibdib, ay tanggalin nyo na. Oo, tama yan. At kasi naging masaya ka na, sabi ni Ma'am Kelly Lim. Oo, syempre, hindi naman po talaga lubusan talaga na masaya. Pero syempre, dapat sinasabi nga natin, kahit papano, lalo na pag nakaharap sa inyo, dapat ipakita namin na buhay na buhay, na gising, na alive na alive. At dahil dyan, syempre, para kayo naman ay, huwag kayong kumalas sa amin. Kumalas talaga dito sa mga programa po namin dito sa DZME. Kaya dapat alive na alive kahit na may problema. Sabi nga nila, dapat hindi pinapatagal yung mga worries natin. Worries talaga. Yung mga problema natin sa buhay. Oo, tama. Hugutin nyo nga yan. Dapat hinuhugot na yung mga sakit na nararamdaman na yan. At kapag dahil sa nahugot na yan, ay kayo na nga po ay magiging malaya. Parang, paano ba na-connect yung bayani daw yung mga nakalaya na o naka-move on na sa pag-ibig? Sabi ni Sir Jun Dulay, hindi yung iba ang tinutusok. Saka, ay grabe itong si Sir Jun Dulay. Oh. Rated PG.
Ito. Oo, tama. Oo, sinabi nga ito sinabi nga po ng ano ng IBP din na ano, na alam ko maraming pagtutol yung mga IBP sa mga nangyayari ngayon, pero sinasabi nila na mahalaga daw na ano, isang importante daw na konsiderasyon sa pag-appoint daw ng bagong punong maestrado ang seniority, na ito nga po yung tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte, na yung pag-appoint niya ay dahil lamang yung pagiging yung seniority po nitong Chief Justice Teresita de Castro. Feel na feel, Kuya Eric, well said po. Oo, diba? Ma'am, kaya ililim kasi naman yung hugot mo naman kasi nakapagdala naman talaga dun sa ano. Yun yung nagdadala dun. Yung pinag-uusapan natin tungkol sa bayani, naging napunta sa ano? Sa usapang puso, oo. Grabe. Kanina nga tinatanong natin kayo, diba? O, sa mga bago po uli na marami. Ay, hi po. Marami po sa lahat po. Kanina ba? Sino ba to? Anong pangalan mo? Ang hirap basahin. O, sige po, basta hi po. Hindi ko mababasa sa Arabic eh. Oo. At magpakilala ko po. Marami pong salamat pala sa lahat po ng mga bago pong tumutok po sa ating pong ugnayan dito po sa ano, kay Kuyang Aldrin Fermin dito po sa DZME. Oh, at sa opo, tama po kayo diyan, dahil nga po yung mga bayani nga, paulit-ulit po nating sinasabi. Kaya paulit-ulit po namin, at syempre po hindi po kami magsasawa na sabihin po na ang mga buhay pong bayani ay kayo pong mga OFWs. Oo, Sir Jun Dulay, ay iwasan po natin yung ano, yung PG-13 ng mga ano, ng mga na comments. Oo. Na comments. Sabi po ng ano ng IBP daw, hindi raw po ready ang ano, ang publiko sa bagong Chief Justice na mag-stay nang matagal. Wow, ah, parang ano ah, yung sinabi ng IBP parang ano yun, pang hugot din yun ah, na hindi daw ready yung publiko na sa bagong chief, ang publiko sa bagong Chief Justice na mag-stay nang matagal. So, ganun talaga, Chief Justice ay wala ding forever. Pagpalang umaga po kay Sir Jun Dulay po. God bless po, sabi po ni Sir Marvin Kapili. At marami pong salamat po sa lahat po na nag-share, dahil nga po hindi po ako makapag-share talaga dahil po yung naka-block po yung Facebook ko matagal na. Hindi ko po alam kung bakit. Mm-hmm. Oo, diba? Oo, tama kayo dyan. Kasi nga, oo, kasi ba't ganun yung mga statement nila? Parang ano, may mga hugot din na hindi daw handa yung ano. Oo, di ba, tama na hindi daw handa yung publiko. Oo, tama. Pero Sir Jun Dulay, iwasan, sabi ko nga po, pinagbibilin ko sa inyo, iwasan po natin yung mga comments po, na yung mga komento po ninyo na medyo PG-13, kasi bigla ko pong nababasa. Nagbigla ko po siyang nababasa. Nagugulat na lang ako, bigla ko nababasa. Hanggang sa ma-realize ko na rated PG nga po yung mga mensahe po ninyo. Okay. Iwasan po natin kasi ano. Oo, tama kayo diyan. Oo. Sinabi na po 'yan kanina, na kasi marami nga po nagsasabi na ano, na bayad utang nga daw po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay yung pagkaka-appoint nga po dito kay ano, kay Chief Justice Teresita de Castro dun sa pagkaka-impeach po, o yung pagpabor pala dun sa ano, sa quaranto petition po para dun kay ano, kay Maria Lourdes Sereno. Yun po yung nagsasabi. So, pero sabi nga kanina ni Sir Ed, kung nanood po kayo ng Kongreso ngayon, ay hindi nga kilala si De Castro. Hindi kilala ni Sir Ed si De Castro. Pero bigyan naman natin ng pagkakataon din, dahil yan, eh, inappoint siya ng Pangulo. At dumaan naman po sila sa JBC, ang Judicial and Bar Council, na siyang sumusuri sa mga ano, sa mga pwedeng maging Chief Justice, at ibinigay po yung shortlist kay Pangulong Rodrigo Duterte. Do yung mga nakaraan nga po, mga nakalipas na araw, ay nabigyan, ay nasampahan po yung 7 SC Justices na bumoto po pabor dun sa quaranto. At ngayon po ay sa susunod po yata linggo ay tatalakayin na po ng Kongreso yung impeachment complaint para nga po dun. At do hiwa-hiwalay po siyang sinampa, pero pare-pareho lang po yung mga kaso po dun sa ano, sa pitong maestrado po ng Korte Suprema.
Tama po yan. At yun, dapat po ay ating pong tanggapin na nga. At pagbigyan po, siyempre, yung publiko naman, matalino naman po tayo mga publiko pag may mga, kung may mga mali-mali, kung mali-mali, kumbaga kung may mga desisyon naman na hindi maganda o hindi pabor sa mamamayan, ay makikita naman po natin yan sa mga susunod na araw. So, sabi nga nila, 2 months na lang na magsisilbi itong hindi na, wala na palang 2 months, 41 days to be exact po yung tama ba? 41 days to be exact na magsisilbi itong bagong punong maestrado. So lahat po tayo ay dapat po ay magbantay din po tayo, syempre. Likewise, sabi ni Sir June Dulay, Sir Marvin, God bless din sa'yo at stay safe. At po, at marami pong salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumili po sa atin pong programa. Tama po kayo dyan. More blessing po sa inyo lagi dyan sa work, Sir June Dulay, at God bless. At sa lahat po na nagparating po ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga mensahe po para po sa kanina, yung tanong po natin, sino yung bayani po sang, para po sa inyo, sa inyong buhay. Sabi ni Sir Marvin, more blessing po sa inyo lagi dyan sa work, Sir June Dulay. God bless. At sabi ni Sir June Dulay, sumagot na, likewise, Sir Marvin, God bless also, saka stay safe. Tama po kayo dyan. Ingat po tayong lahat. At kanina, narinig po natin, sabi po ng PAGASA ay wala naman po tayo, wala naman po silang binabantayan na low pressure area. At sana po ay magtuloy-tuloy po ito. Sana matuyo muna yung mga ano, kasi marami pa ngayon mga lugar sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na baha pa din, mataas pa din yung tubig, at sana ay magtuloy-tuloy muna yung magandang panahon natin. Kaso hindi kasi mapipigilan dahil sa mga sa ating mga may mga local thunderstorms na nagdadala nga po, at yung habagat pa rin kasi, kaya nag-uulan pa rin sa mga ibang lugar po. Sir Eric, lock in na ako. Okay, marami pong salamat, Sir June Dulay, sa inyo pong pagsuporta po dito po. At sige po, ingat po kayo sa trabaho. Salamat po sa sandaling oras talaga na pagsili. Pero ayan, si Sir June Dulay naman po ay lahat naman po ay lang programa dito sa DZME ay kanyang inaabangan at kanyang sinusuportahan. So muli po, maraming salamat po sa inyo, Sir June Dulay. Naku, bilis ng oras. God bless you, Sir Eric. Have a great Monday. At marami pong salamat nga po muli sa inyo. At opo, marami pong salamat. At hello po kay Jimuel Malabega. Magandang umaga sa iyo, nak. At sa lahat po ng miyembro po ng klase 14 ng Kursilyo class number 14 po ng San Antonio de Padua. Marami pong salamat sa inyong lahat. At sa lahat po pala ng mga taga-Angono Kursilyo team, marami pong salamat sa inyong lahat. Sis Lota, magandang umaga po sa inyo. At God bless you, Sir Eric. Opo, marami pong salamat. At muli po, magpapasalamat na po tayo sa lahat po ng ating pong mga nakaagapay dito po sa ating ugnayan. Siyempre, nandiyan po si Engineer Alex Puentes, ang ating IT expert, si Emil Basco, at siyempre ang ating executive producer, si Miss K-Girl, Miss Kalusugan Girl, Josephine Mariano. Marami pong salamat. At siyempre po sa atin pong mga OJTs po from PUP, Elisha Mariano, Michaeline Suficienza, Charlotte Arino. At siyempre po sa atin pong news director po, si Ma'am Jamie Quinto, na susunod na po ang programa niyang Homebody. At siyempre po sa ating writer si Eric Vocal. Ayan, nakikita ko si Eric Vocal. At si Harley Balbuena. At muli po, marami pong salamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumuporta po dito po sa panibagong edisyon po ng Ugnayan po. Sa ngalan po ni Kuyang Aldrin Fermin at ni Attorney Ray Umali, ako po si Eric Bukal. Marami pong salamat sa pagtitiwala. God bless us all. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Narito na ang programang sumbongan ng bayan. Ang programang tutupon sa inyong mga suliranin. Ugnayan! Usaping politika, local government units, kooperatiba, public service at iba pa. Lahat tatalakayin ni Kuyang Aldrin Fermin. Ugnayan! Dito lamang sa 1530 DZME. May problema ba? Usap tayo. Malay natin, baka dito makakamit ang solusyon. Mag-ugnayan tayo.
gamitin ang programang Ugnayan. Subok sa tunay na paninilbihan sa bayan. Anumang alalahanin sa mga ahensya ng pamahalaan, samahan at alinmang organisasyon, maging kapartner si Alduin Fermin sa Ugnayan. Ugnayan hanggang magsilbi. Subok sa lahat ng oras. Ugnayan. Mapapakinggan tuwing alas 10 hanggang alas 11 na umaga, Lunes hanggang Biyernes, sa inyong paboritong himpilang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Plus. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Hindi makikinabang ang mga kolorum sa pagkapatupad ng carpooling. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority matapos sa pagkasunduan ng Metro Manila Council na ituloy ang dry run ng High Occupancy Vehicle Scheme. Ayon kay MMDA Special Operations Head Bong Nebrija, mahigpit ang gagawin nilang pakikipag-ugnayan sa LTFRB. Dagdag ni Nebrija, kailangang maging malinaw ang ilalatag na polisiya lalo at hindi nagkakalayo ang carpooling sa mga kolorum. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page, DZME 1530 kHz mula sa News Center ng DZME 1530. Una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Ako po si Jo Mariano. Sumayin nyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ng susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, impormasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika at public service dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa paglalakbay, iba't ibang taong nakakasama, kayo pala ang hinihintay. Kamag-anak ka ba ng isang OFW na lodi sa pag-awit? Nais mo bang maging pambato ng inyong rehiyon sa National Amateur Singing Competition? Gusto mo bang tanghaling monthly winner at maging grand champion ng OFW Family Singing Idol? Samantalin ang pagkakataon na ito. Malay mo, this is your time to shine. Kaya sugod na sa tanggapan ng OWA Regional